Magandang gabi po sa ating lahat. I am Ayala Ramos and welcome to Tuesday Praise and Prayer. And nagagalak kami na nandito ka. Stay tuned until the end because tonight we will experience the love and we will soak in the presence of the Lord. Sabi nga sa Colossians 1 verse 11 to 12, God will strengthen you with His own great power so that you will not give up when the troubles come, but you will be patient. And you will joyfully give thanks to the Father who has made you able to have a share in all that He has prepared for His people in the kingdom of the light. So now, let us worship God. Drive by T-Mac on the radio. Got so much on your mind, nothing's really going right. Looking for a ray of hope. Whatever it is you may be going through, I know it's not gonna let it get the best of you. You're an overcomer. Let's pray. Heavenly Father, kami ay naniniwala na kasama ka namin sa mga nangyayari sa mundo ngayon. We pray na this COVID-19 pandemic will soon come to pass and na lahat ng mga tao sa mundo na affected ng sakit na ito ay magkakaroon ng healing. Dahil naniniwala kami na Ikaw ang aming Jehovah Rapha who heals us. We also pray sa lahat ng mga doctors, nurses, and frontliners sa buong mundo na bigyan mo sila ng wisdom, protection, courage and strength nang sila ay hindi mapagod sa kanilang mga ginagawa sa pagsugpo sa virus na ito.
We also pray for their families na sila ay patatagin mo. Bring comfort to them nang sila ay hindi mapaisip at manatili lamang ang pagtitiwala sa iyo. Kami ay nagtitiwala sa iyo, Panginoon, because we believe that you are with us and that you are doing something in our lives sa gitna ng mga nangyayari ngayon. Salamat, Panginoon, sa mga ginagawa mo sa pangalan ni Jesus. Amen. Pag-pray naman natin ang church. Heavenly Father, we pray for our church. Tulungan mo ang bawat isa na magkaroon ng hunger and thirst sa salita mo. Gutumin mo kami at uhawin mo kami sa iyong salita. Nang sa gayon, ang salita mo ang aming maging pundasyon at sandigan. Dalangin din namin na ang bawat isa ay piliin na mag-connect sa inyo and sa aming spiritual growth family. Nang sa gayon ay matulungan namin ang bawat isa at patuloy pang lumago sa aming relationship sa inyo and sa isa't isa. Palakasin mo at patatagin mo ang bawat isa. Hindi namin kaya nang mag-isa. Ngunit sa pamamagitan mo, kaya namin. Lahat ng ito ay dalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Thank you.
than a dry bones. Sing a new song, all the glory to the God of love. All the glory to the God of love. All the glory to the God of love. Let's pray for our church leaders. Heavenly Father, we pray for the Warden family, Pastor Tim, Ate Bambi, and Zion, for protection from the attacks of enemy. Guide them as they pursue the vision you have given them, and we pray that they grow stronger and more intimate to you. Ganon din sa lahat ng primary leaders, 144 leaders, and cell group leaders. Continue to guide them as they make decisions to their respective group of men and women, that they may grow hungry and thirsty sa salita mo. Protect and guard them from assaults of the enemy, and from being tempted toward the lust of the world or from developing any prideful attitudes. Give them the wisdom and knowledge they need to win souls and make disciples. And to cell members, we pray that they will stay connected to their cell groups and be always reminded that God loves them so much and God is bigger than any problems that may come in their way. Amen. Let's pray for the government leaders. We pray for our President Duterte, the governors, mayors, councilors, barangay captains, and other government leaders throughout our country. We pray that they may receive your wisdom, Lord, for them to make wise decisions for the safety and improvement of the nation and common good of their people. Help them, Lord, to lead and govern with integrity as they guide the people under their authority. Be their protector and defender, Lord, from any illness and attacks of spiritual enemy. Help them, Lord, to have courage and faith in you no matter what they face in day-to-day life. Amen. Magandang gabi po sa ating lahat. Ako po si Joren Makasinag. Ako ay 13 years old at alam kong hindi hadlang ang edad in knowing Jesus. Isa sa mga bagay na pinagpapasalamat ko ay natuto akong mag-soap, mag-meditate ng salita ng Diyos at i-apply ito sa buhay ko. Bakit ko nga ba ginagawa ang soap? I do my soap because it's my way of talking to God and Him talking to me. Natutulungan ako nito upang mas makilala ko pa si God at malaman ang kanyang mga pangako para sa akin. It helps me build my faith and establish my strong foundation in Christ. Sa mga pagkakataon na ako'y nahihirapan, scriptures reminded me that God is able, His ways are stronger and bigger than those problems. And I think I am not capable. Philippians 4:13 reminded me that I can do all things through Christ who gives me strength. Alam ko, nakasama ko si God, ang salita niya ang aking sandigan, mahal niya ako at alam kong hindi niya ako pababayaan. Panginoon, maraming salamat sa pagkakatong binibigay mo sa aming makilala ka. At ikaw ang patuloy na maitaas at makilala sa buhay namin. Patuloy mo rin kaming linisin sa anumang bagay na nakababawas sa light at love ni Kristo sa amin. Mapaniwalaan ang buhay mo'y ibinigay sa tulad kong di karapat-dapat, minahal mo ng wagas, hari ng kapayapaan, Diyos ng kabutihan. Pagbigay ka ng lubusan, ang awa mo'y walang hanggan. Bibigay sigla sa puso ko, di maparisa ng biyayang sakit.
mapaniwalaan. Ang buhay mo'y binigay sa tulad kong di karapat dapat. Minahal mo ng wagas, hari ng kapayapaan, Diyos ng kabutihan. Papagbigay ka ng lubusan, ang awa mo'y walang Jericho. Sa season na ito, very important ang connection. Our connection to God and sa ating spiritual growth team. Simula nung lumaganap ang COVID-19 pandemic and magkaroon ng lockdown, halos lahat ng gathering ay ipinagbawal. Nang sa gayon ay may stop ang pag-spread ng virus, which means kasama doon ang church gatherings and face-to-face cell groups. Pero, hindi ibig sabihin nun na we will stop. God is our way maker and He is making a way para makapag-meet pa rin tayo. So this season, our growth will not stop. We can still learn, grow, and know Christ more. Cell celebrations every Sunday are via Facebook live streaming. And cell groups now are online, Zoom or Messenger video call. And this is a perfect opportunity to stay connected. Habang nasa pandemic, patuloy akong umattend ng cell group through online. And dahil dito, na-encourage ako when I feel down and mas nagiging deeper pa yung relationship ko kay Lord and sa aking mga kasama. And dahil na-encourage ako, I am also leading a cell group tuwing Sabado to also share
that encouragement and si Lord sa kanila. Hanggang sa ito na nga ay naging new normal. Pero hindi siya naging madali. May mga hindrances na umaatake, like busy schedule dito sa bahay, minsan walang signal or walang data, ang mobile data. And also minsan kapag may mga appointments na kailangan ko talagang gawin and puntahan. And ilan lamang yun sa aking mga naging hindrances. Pero sabi sa Philippians 4:13, I can do all things through Christ who strengthens me. So despite ng mga hindrances na yun, nakaka-attend and nakakapag-lead pa rin ako ng cell group. Hindi dahil kaya ko, kundi dahil kaya ni Lord. The enemy is really trying to distract us dahil ayaw niya na connected tayo kay God and sa spiritual family natin. But the Lord is always with us, guiding us, and leading us to the right path. Kaya we need to decide to keep growing and stay connected. That's why I encourage you na ano man ang pinagdadaanan mo sa pandemic and kung sa tingin mo hindi mo na kaya, well, mahal ka ng Diyos and mahal ka namin, kapatid. That's why let's stay connected and grow together. Nandiyan si Lord to empower you, strengthen you, and remind you that through Him, you can do all things. Magandang gabi po sa ating lahat. I'm Erwin Gakayan and gusto ko lang magpakatotoo about God's goodness sa buhay ko. Kaya ko ba? Iyan ang lagi kong tanong sa sarili ko sa tuwing may gagawin ako, lalo na sa mga ipapasa na school requirements. I take mechanical engineering course at DIMSU. Sobrang hirap niya, lalo na sa mga requirements. Mostly, designs na requirements. Sa mga di nakakaalam, I failed one of my design before in 5th year, first semester. And as a result, I got a failed remark on one of my subject. Sobrang pinanginahan ako ng loob sa unang fail kong ito. Dahil na rin siguro, sobrang taas ng expectations sa akin ng family ko dahil honor student ako noong elementary at high school. During the second semester of 5th year, I enrolled with a 3 design subject. At sobrang na-down ako dito. Noong ginagawa ko ang mga design na to, mayroon lagi yung point na di ko na alam gagawin. At maraming beses sumasakit ulo ko at naiiyak na ako. Totoo nga, hindi ko kaya. Hindi ko kaya kung ako lang. Sabi sa Philippians 4:13, I can do all things through Christ who strengthens me. Pinanghawakan ko itong verse na ito at ang imposible sa sarili kong kakayahan ay posible dahil kasama ko si Jesus sa mga struggles ko sa pag-aaral. Alam mo kung bakit ako na-fail? Bakit umabot ako sa point na parang di ko na kaya? That is because I was so focused sa requirements ko and as a result, I depended on my own strength alone. Lagi ako nire-remind ni God sa Philippians 4:13 at paulit-ulit binibigkas ito sa sarili ko. Totoo ngang I can do all things through Christ who strengthens me. Lagi siyang nasa tabi ko at never niya akong iniwan. At nitong August 13 lang ay nilabas na nila ang official list for this school year at nandoon ang pangalan ko. Sa wakas, graduate na ako and I can't achieve it on my strength alone but with Christ strengthening me. God has a plan for me and He is guiding me every step of the way. Nothing is impossible. I can do all things through Him. Ito ang araw na ginawa ng Diyos na kung saan ang kanyang victory sa cross ay ang siyang victory natin ngayon at panghabang buhay. Kaya ngayon sabihin natin sa sarili natin, sabihin mo sa sarili mo,
anumang pagsubok ang dumating, kakayanin ko by the grace of the Lord. Minsan ikay nangihina, natatakot, nangagamba, sa buhay ay nawawala ng pag-asa. Laging sinasambit, di ko na kaya. Ngunit kaibigan, nais kong iyong malaman, dala kong mensahe galing sa ating Ama. Dala kong mensahe galing sa ating Ama. Magandang gabi po sa ating lahat. I'm Reynald Acosta, one of the primary leaders of San Fernando Christian Community. Nung mga nakaraang linggo, Pastor Tim and some of the primary leaders na pag-usapan natin ang about sa mind monsters. Ito yung mga negative thoughts na unwanted, uninvited, and untrue na umaatake sa mind natin. At lahat tayo ay mayroong mind monsters that we are dealing with. Na remind din tayo about sa John 10:10, the thief or the enemy has only one thing in mind. He wants to steal, slaughter or kill, and destroy. Yun lang po ang gagawin ng kaaway. Hindi siya pumarito to give you a birthday party or to make you happy. Pumarito siya to steal, kill, destroy at para ilayo ka sa Panginoon. But I, si Jesus Christ, have come to give you everything in abundance, more than you expect. Life in its fullness
until you overflow. Nasabi rin ng mga nakaraang linggo that we are all a victim of mind monsters and hindi po natin yon maiiwasan. May mga pagkakataon na dahil dito, kine-question na rin natin yung sarili nating kakayahan. Kaya ko ba sa mga panahon ng test, trials, mga problema, iba't ibang challenge, especially sa season na to, COVID-19, ang daming mga challenges. Can I do it? Am I good enough? Mapagtatagumpayan ko ba ito? Kaya ko ba ito? Especially sa season na to, nagkakaroon tayo ng health problems, financial or family problems. Tinatanong natin, kine-question natin, kaya ko bang mapagtagumpayan ito? Diba? So, how can we overcome or survive the storms or challenges of life? Meron po tayong apat na point. Number one, give it to God. Sa mga pagkakataon na tayo'y nahihirapan, sa iba't ibang challenges na mayroon tayo, the only thing that we need to do is to surrender and give it to God. God is willing to guide us every step of the way. So yun lang palang kailangan mong gawin. Pag nahihirapan ka, ibigay mo na kay God. Diba? Pero bakit kaya ang daming tao ang nahihirapan magpatulong? Nahihirapan silang isurrender or ibigay ito kay God. Maybe because there are times feeling natin, kaya ko, hindi ko kailangan ng tulong mo. Kaya ko to. Or feeling natin, mas marunong ako eh. Parang, dahil mas marunong ako, ayoko magpatulong. Or maybe dahil ayaw talaga natin itong i-let go. Or ayaw nating ibigay ang bagay na to dahil gusto natin sa atin. Diba? There are times the Lord is giving you a hand. Tinatanong na ng Panginoon, anak, tutulungan kita. Or gumagamit siya ng mga tao para tulungan ka. Pero maraming times na tayo talaga ang ayaw magpatulong. Sabi sa 1 Peter 5:7, give all your worries to Him because He cares for you. Maybe you are asking, pag nagpatulong ako, how can I make sure everything will be fine? Pag nagpatulong ako, paano ko mamimake sure na okay to? Na mapagtatagumpayan namin to? Paano pag hindi naging okay? Paano pag ganito? Paano kung ganyan? Paano kung ganito-ganito? Ang dami nating tinatanong eh. Kaya ayaw natin magpatulong. Pero sabi sa Philippians 4:6, don't worry about anything, but pray and ask God for everything you need, always giving thanks for what you have. God knows exactly what He is doing. And one thing for sure, He will never harm you. Tutulungan ka ng Panginoon hindi para ipahamak ka, kundi para mas maging hawa yung buhay mo. Decide to surrender and give it to God. Kung hindi mo naman talaga kaya, magpatulong ka na sa Panginoon. Kasi sabi nga sa Isaiah 55:8-9, the Lord says, my thoughts are not like yours. Your ways are not like mine. Just as the heavens are higher than the earth, so my ways are higher than your ways. And my thoughts are higher than your thoughts. So kung ikaw ay nahihirapan sa mga dinadala mo, mga pinagdadaanan mo, simple lang kapatid, ibigay mo yan kay God, surrender it to God, and allow Him to help you. So yun po yung una. Pangalawa, be thankful. Sa mga panahon na tayo'y nasa gitna ng challenges or ng iba't ibang problema, sa mga panahon na tayo'y nahihirapan, nakakalimutan natin magpasalamat. Ang madalas nating sabihin or tanungin kay Lord, bakit naman po ganito, Lord? Bakit naman po ako, Lord? Or bakit naman po ngayon pa, Lord? Diba? So madalas nasa nature na natin yung nagre-reklamo. Sabi nga nung nakarang linggo, we need to learn how to focus and highlight the positive things. So instead of asking, Lord, bakit ganito? Lord, bakit ganyan? Bakit naman po ganito? Bakit hindi mo tanungin kay Lord? Lord, ano pong gusto mong matutunan ko sa nararanasan ko ngayon? According to Colossians 3:2, set your minds on things that are above, not on things that are on earth. And Philippians 4:8, fix your thoughts on what is true
and honorable and right and pure and lovely and admirable. Think about things that are excellent and worthy of praise. So you need to learn how to talk about your blessings. Kasi ang dami. Sa totoo lang, ang daming positive things na nangyayari. So you need to learn how to talk about your blessings more than you talk about your burdens. Diba? Let's practice being thankful. Gawin nating lifestyle ang nagpapasalamat. Pagkagising mo sa umaga, thank you Lord. Every day, binabanggit natin yung thank you Lord. Nagiging lifestyle na natin yung nagpapasalamat despite of everything that is happening sa paligid natin. Remember that God is good and you are blessed. And hindi yun mababago ng kahit na sino. And pangatlo, this is one of the very important, stay connected. Sabi sa John 15:5, I am the vine, you are the branches. Those who remain in me and I in them will produce much fruit. Apart from me, you can do nothing. Being connected is very important. Una, connected kay God. Pangalawa, connected to your spiritual growth team. This season, we are not on pause. God is continuously making ways for us to grow. Kaya you need to decide na mag-connect. Kailangan mong mag-decide mag-grow. Kahit nasa pandemic season tayo, kailangan mo pa rin mag-grow. Diba? Sa church family natin, ang celebration natin ay nangyayari every Sunday pa rin. Diba? Via live streaming sa Facebook. This is a perfect opportunity. Diba? Pagka bago pa mag 8:30, gumigising ka na ng maaga, you are tagging a friend, you are inviting, you are sharing the link. Diba? Nagse-celebrate tayo na magkakasama sa goodness ni God. Pangalawa, yung mga open cell, mga cell group. Ang dami pong mga tao ang hindi na umaten ng cell group dahil, ay, naka-pandemic, hindi mo na ako magse-cell group. No! Ang mga cell group din po ngayon ay via online na. Diba? Pwedeng nasa bahay ka or kahit nasan ka, pwede ka na mag-cell group dahil online na. Diba? Zoom or messenger call. Kaya kumunik ka. Diba? This season, let's practice yung effective communication. Pag sinabi mong communication, dalawang tao nagpapalitan ng message. Hindi na uso yung hindi nagre-reply. Hindi sumasagot ng tawag, na pag tinext ka ng ate mo, ng kuya mo, hindi ka nagre-reply. Hindi na po uso yun. Paano pag hindi niya ako minessage this week? Ikaw na yung mag-press in. At mag-message na, Kuya, I'm okay po. Kumusta po kayo? Diba, we are practicing yung effective communication. We are being connected kay God and sa church family natin. Sabi sa Hebrews 10:25, and let us not neglect our meeting together as some people do, but encourage one another, especially now that the day of His return is drawing near. Being connected to Jesus, to your spiritual growth team, to your cell group, to your church family, enables you to bear fruit like healing, prosperity, promotion, increase, mag-increase yung love, yung peace, and joy na nararanasan mo. And yun din yung naibibigay mo. You are giving from overflow. Diba? So stay connected, kapatid. Diba? That is very important. Mag-connect ka kay God, mag-meditate ka ng salita ng Diyos, umattend ka ng cell-celebration, umattend ka ng cell group, and lahat tayo mag-decide to grow. Stay connected. Diba? And lastly, pang-apat, trust the Lord. That is very important. You need to trust the Lord. Sabi ko nga kanina, God knows exactly what He is doing. Kaya tiwala lang and always remember that the Lord is the bread of life. Ibig sabihin, hindi ka mauubusan and He will never fail to provide for you. He will never fail to amaze you. The Lord
is the light of the world. He is the door. Sabi nga sa John 10:9, I am the door. If anyone enters through me, he will be saved and will go in and out and find pasture. He is the good shepherd. He is guiding you every step of the way. Iniingatan at pinoprotektahan ka ng Panginoon. He is the resurrection and life. He is the vine. He is your rewarder. Lahat ng bagay na ginagawa mo para sa Kanya ay mahalaga. Diba? He is the way, the truth, and the life. Susan ka pa. Diba? Nasa Kanya ng lahat. He is your everything. Diba? So, kailangan natin magtiwala sa Panginoon. Sabi sa 2 Timothy 4:8, and now the prize awaits me, the crown of righteousness which the Lord and righteous judge will give me on the day of his return. And the prize is not just for me, but for all who eagerly look forward to his appearing. Minsan, things may look impossible. Parang wala ng pag-asa. Sometimes, parang, may mangyayari pa ba? May ginagawa pa ba ang God? Diba? Pero diba sabi nga nung nakarang linggo, there is hope kay God. May pag-asa sa Panginoon. Ito yung key para ma-overcome natin ang spiritual dryness, lahat ng mapagsubok ng buhay. Kaya kailangan nating iput yung hope natin kay God. Because kay God, nothing is impossible. He is moving. Kung hindi mo nakikita, may ginagawa ang Panginoon. Diba? At lahat ng ginagawa ng Panginoon ay para sa ikabubuti mo. Everything is under His control. Never kanyang ipapahamak. So, kailangan mo magtiwala sa Panginoon. Sabi sa Philippians 4:13, I can do all things through Christ who gives me strength. Sabi ko kanina kung parang napaka-imposible na, kaya ko ba to? Can I overcome it? Am I good enough? Kakayanin ko ba? Yes, kakayanin mo. I can, hindi dahil sa sarili kong kakayahan. I can through God. I can do it. I can overcome anything through God. I can win yung battles. I can experience the goodness of God, yung presence niya, yung love niya. I can share the word of God sa iba. Bakit? Because dahil sa Kanya. I can do anything through Christ who gives me strength. Minsan nakakalimutan natin sa lahat ng bagay na nangyayari, God is guiding you. Diba? God is protecting you sa lahat ng binabato sa'yo ng kaaway. And He is always loving you. So don't worry, you can do it. I can through Him. Binibigyan niya tayo ng kalakasan para mapagtagumpayan ang lahat ng pagsubok na ibinabato ng buhay. Always remember, if you're going through something or if may pagkakataon na ikay nahihirapan, ang kailangan mo lang gawin, decide to give it to God, surrender it to God, highlight and focus sa positive things, be thankful, and remember that you are blessed. Stay connected kay God, sa spiritual growth team mo, and lastly, don't forget to trust the Lord. Lagi ko nga sinasabi, greater things are coming. Breakthroughs and miracles will happen, and God wants you to experience that. Diba sabi nga, gusto ni Lord mag-prosper ang bawat aspeto ng buhay mo. He is always at your side, continuously guiding and protecting you every step of the way. And tonight is a perfect opportunity to remind yourself that God is good all the time. And all the time, He is good. And gusto ni Lord, He wants you to experience His goodness. Sabi nga sa Psalm 34:8, give the Lord a chance to show you how good He is. So, pwede ba natin gawin yon? Hawakan mo yung dibdib mo at sumabay ka sa panalangin ito. Panginoon, maraming salamat po sa iyong pagmamahal at sa iyong guidance. Thank you for always reminding me, Panginoon, that apart from you, I can do nothing. But through you, I can do all things, and that is nothing
is impossible sa iyo, Panginoon. Ngayong araw na ito, tinatanggap ko ang iyong kapatawaran at tinatanggap kita bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Ikaw na ang maghari at kumilos sa buhay ko. Maraming salamat sa iyong kabutihan. Amen. Congratulations! Ngayon, let's worship God. Me strength. Nothing is impossible through you. Blind eyes are open. Strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. I believe in you.
Maraming salamat sa inyong lahat. And let's keep learning, keep growing, and stay connected. Always remember that we can do all things through Christ who gives us strength to us. Magkita-kita tayo at Sunday at 8:30 a.m. sa ating cell celebration. Good night everyone and God bless. Nothing is impossible. I believe, I believe.